balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingerong pinag-uusapan. Nasa tatlong araw na lang bago ang Rolly Romero versus Gervonta Davis, ginanap nitong May 26 o May 25 kung doon sa US ang huli nilang media workout. At dito nga kumpiyansang sinabi ni Romero na itong kanyang paghahanda ngayon ang kanyang best training camp. Imposible nga rin daw na hindi siya magwawagi sa laban nila ni Davis dahil napakadali umanong tamaan ng WBA regular lightweight champion. Tapos hindi pabiro ang tatama sa kanyang kamao. Mabilis at malakas daw si Romero, saka pagmamalaki niya nga, siya ang pinaka-eksplosibong boksingero sa buong history ng boxing. Tungkol naman sa panginis ni Romero kay Davis, sinabi niyang napasok na raw nila ang utak ng kampyon, kaya nga kakaiba raw ngayon ang kanyang kilos at baka takot na. At para sa prediksyon ni Romero na first round knockout, hindi kombinasyon ng kanya raw pantapos pero one punch knockout. Mapa left hook o kahit isang jab, tiyak raw na babagsak si Davis gamit ang isang suntok lang. Sa pahayag naman ni Gervonta Davis, sinabi niyang noong una emosyonal siya dahil siguro nga nadadala siya sa mga sinasabi ni Romero. Pero ngayon nakita na raw ni Davis na nagpapahype lang ang challenger at hindi siya naniniwalang may totoo sa kung anumang ginagawa niya. Para naman doon sa prediksyon ni Romero na first round knockout, makikita na lang daw sa laban. Wala nga raw siyang magagawa kung iyon ang sa tingin ng katapat na mangyayari. At sinambit nga ni Tank na kapag nanalo siya ngayong linggo, satisfaction daw ito para sa kanya. Dahil sa wakas matapos ang napakaraming salitaan, tinalo na rin niya si Rolly Romero. Kaugnay pa rin itong Davis versus Romero, na buhay na naman ang sparring session ni Rolly Romero at Ryan Garcia na nangyari nga 5 years ago. Bale, nasa 21 anyos noon si Romero habang nasa 18 naman si Garcia. At dito nga sa sparring nila, laban din si Ryan pero iba po yung gigil ni Romero. Gusto niyang gawing rough ang sparring nila ni Garcia. Kung mapapansin din ninyo sa pagangat ng mga rounds, yon pong bunganga ni Ryan ay mapula-pula na. Marahil may bitak gawa ng pag-pressure sa kanya ng mas magulang na si Romero. Sa kabilang banda, nang hiningan nga itong si Garcia noong nakaraang buwan ng opinyon tungkol sa kalalabasan ng Davis versus Romero, sinabi niya sa panayam sa kanya ng fighthype.com na posible ang sinasabi ng nakasparing noon na kaya niyang i-knockout si Davis. Well, galing po ang opinyon na iyan sa taong nasubukan na ang suntok ni Rolly Romero. Samantala, mapunta naman tayo sa laban ni Nonito Donaire at Naoya Inoue na muling magtatapat ngayong June 7 doon sa Japan. Sa panayam ng Nikan Sports, sa tatay at trainer ni Naoya Inoue na si Shingo, binunyag niyang nag-import daw sila ng mga sparring partners para sa kanyang anak. At ito ang kanilang unang beses na gagawin ito sa loob ng 2 taon at 7 buwan. Marahil gawa ng masyadong mahigpit ngayon ang Japan sa pagpapapasok ng banyaga sa kanilang bansa, kaya ngayon lang nila ito muling nagawa. Sa tansya nga rin ni Shingo, aabot ng 100 sparring session ang kanyang anak dito sa kanilang preparasyon. Tungkol naman sa tingin niya sa rematch, panalo naman daw talaga ang kanyang anak sa unang laban. Kaya kumbaga, hindi na kailangan na muli silang magtapat. Pero dahil nga si Donaire ay nakuha ang WBC belt, kaya maglalaban na naman sila. At dito nga sa rematch, mas kaklaruhin daw nila ang paraan ng kanilang pagkapanalo. Na nangangahulugan niyang knockout ang kanilang target, nang sa ganon, walang question. Prodigy, balita, Pinoy, Pinoy, boxing.